Magandang hapon po. Ilang inmates sa New Bilibid Prison ang namatay dahil sa COVID-19. Bagamat kinumpirma ito mismo ni Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, tumanggi siyang pangalanan ng mga ito. Sa isang punerarya sa Cavite, isang JB Sebastian mula sa Bilibid ang nakremate na kahapon. Yan ang tinutukan ni Victoria Tulad. Base sa death certificate na inilabas ng Pantheon Crematorium sa Dasmariñas, Cavite, patay ang isang nagngangalang JB Nino Manikad Sebastian. Galing siya sa New Bilibid Prison Hospital sa Muntinlupa at namatay kahapon dahil sa acute myocardial infarction o heart attack na komplikasyon ng COVID-19. Pirmado ito ni Dr. Mark Joseph Mendoza, Medical Officer ng New Bilibid Prison Hospital. Kagabi, nakremate na ang kanyang labi. Wala pang kumpirmasyon ang Bilibid kung siya rin ba ang high-profile inmate at drug lord na si JB Sebastian. Matatandaang noong October 10, 2016, tumestigo sa pagdinig sa kamera si JB Sebastian kaugnay sa umano'y illegal drug trade sa loob ng Bilibid. Idiniin niya si Senadora Laila De Lima bilang protektor umano sa operasyon ng droga sa Bilibid. Tinulungan pa nga raw ni Sebastian si De Lima sa senatorial candidacy nito at binigyan niya ng 10 milyong piso mula sa kalakal ng ilegal na droga sa kulungan. Itinanggi itong lahat ni De Lima at sinabing asset ng gobyerno at kinukuntsaba ng mga otoridad si Sebastian para idiin siya sa kaso. Sa kabila ng pagkakakulong, nanatili raw na makapangyarihan si Sebastian sa loob ng Bilibid. Noong 2012, napasok ng GMA News ang maximum security compound ng Bilibid at doon nakita ang kubol na may studio na kumpleto sa production equipment, mga computer at telebisyon. Hindi malinaw kung sino ang nagmamay-ari ng kubol. Pero sabi mismo ni Sebastian, hilig niya ang video production at pinayagan siyang gumawa ng studio roon. Convicted si Sebastian noong 2009 sa kasong kidnap for ransom at carnapping at sinintensyahan ng reklusyon perpetua. Una siyang nakulong sa Manila City Jail sa Bikutan bago siya nalipat sa maximum security compound ng Bilibid. Nitong April 23, napasok ng COVID-19 ang New Bilibid Prison matapos magpositibo sa sakit ang isang preso sa medium security compound. Kinumpirma ni Bucor Chief Gerald Bantag na may mga preso sa Bilibid na namatay dahil sa COVID-19 pero wala silang pinangalanan dahil sa Data Privacy Act. Si Justice Secretary Minardo Guevara, kakausapin daw bukas si Bantag kaugnay nito. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, tatanungin niya si Bucor Chief Gerald Bantag kaugnay sa mga protocol sakaling may inmate na mamatay sa loob ng preso dahil sa COVID-19. Kabilang raw yan ang pagkakaroon ng third-party eyewitness kung i-cremate agad ang labi ng preso. Dahil sa mabilis na pagdami ng kaso ng COVID-19, isinailalim sa lockdown ng 4 na kalsada sa Manggahan, Pasig. At nakatutok doon lahat si Mav Gonzalez. Mav, kamusta ang sitwasyon dyan? Pia, 24 oras nang may nakabantay sa 4 na kalsada dito sa Barangay Manggahan sa Pasig City dahil ngayon nga yung simula ng 14-day enhanced local enhanced community quarantine. Nagulat na lang daw ang mga nakatira sa 4 na kalsada rito sa Barangay Manggahan, Pasig City dahil pagising nila, naka-localized enhanced community quarantine na sila. Dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases, binarikadahan na ang entry at exit points ng Pipino, Labanos, Okra at Uba Street sa Napico. July 6, 66 cases. July 15, naging 96. And then kahapon po, 104. So bigla pong lumaki. Hindi naman po ganun yung mga naunang months. Anim na ang namatay sa Barangay Manggahan dahil sa COVID-19 at may 50 active cases pa rito. Sa isang pamilya, 7 ang positibo sa sakit kaya ayos na rin daw na mag-localized ECQ. Kung makakatulong po para mabawasan po yung cases at hindi na po madagdagan yung number, okay lang po sa amin. And even yung talipapaan namin, willing po silang magsara ng isang araw sa isang linggo para lang po mabawasan yung volume ng tao sa kalsada. Kasi talagang mataong lugar po itong. Ngayon naka-localized ECQ sila dito, ang pinapayagan lang lumabas ng bahay ay yung mga magtatrabaho, yung bibili ng pagkain o mag-grocery o di kaya naman may emergency. Para maiwasan nga na lumabas pa, na pumilit, lumabas yung mga tao, mimultan 5,000 piso para sa mga lalabag sa quarantine protocols.
May mga pulis at taga-barangay na nakabantay 24 oras. Hindi talaga pinapalabas pag walang quarantine pass o company ID na naipakita. Chinecheck din ang ID ng mga papasok na tao para masigurong dito sila nakatira. Kanina, may mga residenteng lumabas dahil bibili na raw ng supplies. Magulat ako mga kapitbahay kung kailangan na daw mamalengke kasi yun nga magla-lockdown for 2 weeks. Ngayong unang araw ng localized ECQ, may mga miyembro ng SWAT na nakaistasyon sa checkpoints. Ang maliliit na negosyong nandito sa apat na apektadong kalsada, nakikiusap sa lokal na pamahalaan. Baka naman daw pwedeng hayaan na silang magpatuloy kahit localized ECQ. Si Jimmy, nasa dulo ng Uba Street ang laundry shop, lalot ngayon pa lang silang nagsisimulang kumita uli. Hindi naman okay na mag-ECQ dito dahil sila doon lang sa bandarun eh. Kaya lang, siyempre damay kami. Kasi kakalsada namin eh. Pia, mamimigay naman daw ng relief goods ang lokal na pamahalaan pati na yung barangay sa mga residente nila. Samantala, tatagal hanggang sa August 2 ang localized ECQ sa mga kalsadang ito. Pia? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Nasa critical level na rin ang bed capacity ng mga pribadong ospital ng Cebu City. Pero malaking tulong ngayon ang Cebu City Quarantine Center kung saan dinadala ang mga mild at asymptomatic na kaso. Nakatutok si Ian Cruz. 52 nagka-COVID ang nakalabas na ng Cebu City Quarantine Center. Kabilang dyan ang ilang senior citizen na mild o asymptomatic ang kaso. Swerte lang na na-recover kami, naka-recover kami. Pag maraming namamatay itong sakit. So thanks God ayos kami dito. Hindi kami pabayaan ng Panginoon. Mahigit 200 na raw ang gumaling sa center at nasa 50 na lang na pasyente ang naiwan. We have a specialist inside every day, a duty specialist. So may mga medication sila. Anong klaseng specialist? Pulmonologists and infectious doctors. Sa huling tala ng DOA Central Visayas, sa 7,910 na total case ng syudad, nasa 3,166 pa ang aktibong kaso. Nasa mahigit 4,300 na ang gumaling sa sakit. We have about 54.2% recovery rate. And most likely, if not one of the highest recovery rates, I think we are. And this facility, this is for level 2, mild moderate. This can accommodate 160 up to 200 patients. Ayon sa DOI Central Visayas, sa mga pasilidad na gaya ng Cebu City Quarantine Center talaga, dapat dinadala ang mga mild at asymptomatic na kaso para hindi mapuno kaagad ang mga pribadong ospital na nasa critical level pa rin. Lalo't hindi pa lahat ng pribadong ospital ang nakakomply na sa hiling ng DOH na dapat 30% ng kanilang total bed capacity ilaan para sa COVID patients. We believe na we are on the right track. It's really now a matter of educating our people na kung mild lang, wag na po kayo doon magpa-admit sa mga ospital. Kailangan po nandun tayo sa ating mga isolation quarantine areas. Nakadeploy na rin ang nasa 114 na contact tracing team para hanapin ang close contacts at iba pang nakasalamuha ng nagpositibo sa sakit. Kapag nahanap na ang mga close contact, ang bahala naman sa kanila ang 26 na swabbers. Ang close contacts na naswab, hindi papayagang lumabas ng bahay. And they will be quarantined, so they are not allowed to go out or move around yung sa bahay nila. Kaya dapat nandyan yung provisions nila for 14 days. Mula sa Cebu City, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Sa buong mundo, mahigit 14 million na ang tinamaan ng sakit at mahigit 600,000 na ang namatay habang mahigit 8 million na ang gumaling. Nilinaw ni DILG Undersecretary Martin Dino ang pahayag niyang dapat magkaroon ng shame campaign sa mga tinamaan ng COVID-19 pandemic. Anya, para lang daw ito sa mga pasaway na hindi raw gumagamit ng face mask at hindi sumusunod sa health protocols. Sinabi rin ni Dino na magiging awareness campaign ang pag-house to house ng mga police at barangay officials sa mga COVID-19 positive cases sa kanilang mga bahay para dalhin sa quarantine facilities. Dito kasi mas maalarma ang kanilang mga kapitbahay at mas mag-iingat sa COVID-19. Isang araw matapos maging epektibo, ilang grupo at individual ang nagpetisyon sa Korte Suprema laban sa anti-terror law. Ito na ang 10th petisyon kontra anti-terror law.
Ayon sa mga nagpetisyon, kabilang ang grupong Bayan, The Movement Against Tyranny at Karapatan, unconstitutional ang bagong batas. Bukod sa pagbasura, hiniling din nila sa SC na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO para pigilan ang Anti-Terror Council sa pag-convene at pag-draft ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng batas. Gaya ng iba pang nagpetisyon, ipinaglalaban nilang posibleng malabag ang due process clause sa batas dahil sa malawak umano nitong definisyon ng terorismo. Bukod dyan, unconstitutional din daw ang probisyon sa batas na magkukulong sa mga paghihinalaang terorista nang walang warrant of arrest. 44 petitioners pa raw ang magpa-file ng petition online sa Supreme Court contra anti-terror law. Binatikos din ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang gobyerno dahil sa ilang issue gaya ng tuluyang patayan, red tagging at intimidasyon umano ng gobyerno sa mga kritiko. Ayon sa CBCP, ang mga Pilipino ngayon ay parang palaka na nasa nagiinit na tubig. Wala pang pahayag ang palasyo kaugnay niya. Nag-viral ang video ng pagpunta ng mga pulis sa isang bahay sa Western Bicutan, Taguig. Mismong si NCRPO Chief De Bolsinas ang naroon dahil pag-aari raw ng gobyerno ang lupang inuukupan ng pamilya at gagawin ng quarantine facility para sa COVID-19 patients. Pero ang sabi ng pamilya, may dokumento sila na magpapatunay na may karapatan sila sa lupa at sa bahay. Nakatutok si Mai Bermudez. Mag-aalas 5 ng hapon kahapon, dumating ang grupo ng mga pulis sa isang bahay sa Southern Police District Housing Association sa Western Bicutan, Taguig City sa pangunguna ni NCRPO Chief De Bolsinas. Isang pulis ang kumukuha ng litrato sa loob ng compound. Binuksan ang gate at pumasok kahit walang permiso ng may-ari. Isang pulis ang inangat ang takip ng sasakyan sa garahe at pinictura ng plaka nito. Maya-maya, inalis ng mga pulis ang mga harang na gulong at barbed wire ng compound hanggang sa tuluyan itong masira. Ilang saglit, lumabas ang dalawang lalaki na anak ng may-ari ng bahay. Nakipag-usap sila kay Sinas at may iniabot na papeles. Ang point namin, binigay na papel nito, police facility ito. Naglabas ng cellphone ang isa sa mga lalaki at binidyuhan ang nangyayari. Nakita ito ng isang pulis at hinablot ang cellphone. Dito na tumaas ang tensyon. Pilit kinuha muli ng lalaking nakaberde ang papeles. Pero hindi ito agad binigay ng pulis hanggang sa inambaan niya ng suntok ang lalaki. Kalaunan, ibinalik din ang papel at umalis na ang grupo ni Sinas. Ang lalaking nakaberde ang uploader ng video na si Arles De Los Santos. Nagulat po ako na nakita ko na lang po si General Sinas sinawag ng mga pulis. Tapos bigla na lang po kami pinagsisigawan at sinabi na, kayo ba yung pamilya dito na ayaw umalis? Bakit hindi pa kayo maalis dito? Retired na yung tatay nyo. Kwento ni De Los Santos, ito raw ang pangalawang beses na nagpunta sa bahay nila ang general. Ilang pulis din daw ang laging nagpupunta sa kanila. Pinagsisigawan po kami na, kayo ba yung pamilya na ayaw umalis dito? Lumayas na kayo dito. Ayun po yung mga salitang binibitawan nila. Tapos dinuro-duro po yung kapatid ko. Then nung lumabas na po kami para presenta yung papel, umalis po sila. Sabi raw ni Sinas sa kanila, target daw gawing COVID facility ng mga pulis ang kanilang lugar. Pero hinanapan po namin sila ng papel mula nung una-una pa silang nagbahaharas dito sa amin. Wala naman po silang naipakikita sa amin. Wala po silang barangay clearance, wala po silang building permit, wala po silang DOH permit. So ayun po yung lagi naming hinahanap and yung maayos na notice for us to evacuate, pero wala po talaga silang ibinibigay. Ilang taon na raw silang nakatira sa lugar. Kompleto raw sila ng dokumento para patunayan na pag-aari nila ang lupain. Wala nang mga oras na yon ang ama ni De Los Santos. Pero sabi niya, desidido ang kanilang pamilya na maghain ng reklamong misconduct, harassment at trespassing laban kay Sinas at mga kasama nito. Takot daw ang nararamdaman ng pamilya dahil sa ilang ulit ng panghaharas sa kanila.
Sa isang pahayag, iginiit ni Sinas na hindi nila sinara ang gate ng pamilya sa viral post. Ang lugar daw ay isang binarikadahang parking area ng motor pool and CRPO. Sumasa ilalim daw ito sa rehabilitasyon para gawing quarantine facility ng mga pulis na suspect, probable at posibleng may COVID-19. Pag-aari daw ito ng Philippine Navy at pinagamit sa Southern Police District. Nagpunta raw siya doon para inspeksyonin ang gagawing quarantine facility pero nakita niya mga barbed wire na inilagay ng pamilya De Los Santos kaya pinatanggal niya ang mga ito. Noong aktibo pa raw sa serbisyo ang ama ni De Los Santos, pinayagan daw itong gamitin ang pasilidad sa kondisyon na sa oras na magretiro siya, aalis siya sa lugar. Pero nang magretiro raw ito noong 2018, sa kabila ng mga dialogue, notices at ilang tangkang ayusin daw ang issue, tumanggi itong makipag-usap sa mga opisyal ng PNP at ipinagpatuloy ang paninirahan sa lugar. Gusto raw tutukan ni Sinas ang quarantine facility para sa kanyang mga tauhan. Bukas daw sila sa pakikipag-usap sa pamilya De Los Santos at handa silang tulungan para sa kanilang relocation. May Bermudez nagatuto, 24 oras. Problema ng maraming estudyante at guro kung paano makakasabay sa new normal sa pasukan. Para makatulong, isang fundraiser na nagsimula sa Simpleng Birthday Project ang inilunsad ng isang grupo. Nakatutok si Salima Refran. Nag-camping na sa gilid ng bundok sa Bontoc Mountain Province si Teacher Jerzane at kanyang mga kasama para sa webinar ng DepEd. Wala kasing signal kung saan sila nakatira, kaya kinailangan nilang mag-hiking ng 3 oras. Para makakuha ng mas malakas na signal, kung hindi iakyat itong packet wifi, pwedeng ilalagay lang dyan para makapick up siya ng medyo mas malakas. May mga kasama rin akong mga estudyante para sa kanilang online. Ang sitwasyon ni Teacher Jerzane hindi nalalayo sa libo-libo mga guro at estudyante na namomroblema hindi lang sa signal, kundi sa gagamiting cellphone o gadget para sa online learning na sisimulan na sa Agosto. Minsan, sa isang tahanan, isa lang ang mayroong cellphone at lahat doon na rin natitigang. Agosto. Kaya naisip ng PhD researcher na si Giselle Sensoro ang paglikom ng pondo na pambili ng mga cellphone at load para sa mga nangangailangang eskwelahan sa mga probinsya. Pinost niya ito sa Facebook bilang kanyang birthday project at nagulat siya sa pagbuhos ng tulong kaya nasimulan nila ang proyekto. Meron tayong binibigay sa mga partner schools na brand new mobile phones based on DepEd specs. Kaya magiging custodian yung mga schools ng cellphone, tapos dapat preloaded na rin siya ng mga materials from DepEd Commons. So from that, papahiram yun sa mga estudyante on a scheduled basis. Mula sa Simpleng Birthday Project, nabuo ang grupong EduConnect ni Giselle at nakapagbigay na ng 30 e-learning sets sa 8 public schools sa Marawi, Iloilo, Guimaras, North at South Cotabato at Surigao del Norte. Pero may ilang pang paaralan na humingi na rin ng tulong sa grupo. Kaya para makalikom pa ng pondo, may online bazaar at webinar sila. Alam ko na mahirap itong time na ito. Pero I think importante yung malasakit at pagmamahal natin sa ibang tao. At saka yung part na yung bayanihan na nandyan tayo para sa isa't isa. Sabi nga ng kasabihan, walang maliit o malaking tulong, basta bukal sa kalooban. Pag-asa at pagbangon ang hatid nito sa iba. Salima Refrad, nakatutok, 24 oras. Hinikayat ng ilang senador ang paggamit ng COVID test kits na gawang Pinoy. Sa joint statement din ng Senate Minority Leader Franklin Drilon, Senador Kiko Pangilinan at Senadora Rizza Ontiveros, ipinunto nilang mas mura ang PCR test kits ng University of the Philippines. Nagkakahalaga lamang ito ng 1,320 pesos. Natetengga raw ang test kits dahil sa anilay kawalang aksyon ni Health Secretary Francisco Duque III. Sa ngayon, sa China at Korea pa tayo bumibili ng test kits na hanggang 8,000 pesos ang halaga. Tanong tuloy ng mga senador, ano bang uipigil kay Duque at sa Department of Health para gamitin ang UP test kits? May kumikita raw ba sa mas mahal na imported test kits? Sagot naman ng gobyerno, pinagmamalaki raw ng DOH at DOST ang mga nakamit ng ating mga scientist at ang kanilang ambag sa bansa. Matapos nga raw ang ilang buwan, handa na raw ang mga sarili nating test kit para gamitin ng publiko.
Pinusuan ng netizens ang nakakakilig na photo ni na Bianca Umali at Ruru Madrid. All smiles si Ruru at Bianca sa close-up photo. Walang caption ang pinost na photo ni Bianca pero si Ruru nag-iwan ng comment na kilig na sinunda ng tatlong heart emoji. Ang comment ni Ruru umani ng 3,000 likes. Todo kilig din ang ibang kapuso celebrities na nag-comment sa post. Wala pang confirmation sa status ng dalawa pero dati nang sinabi ni Bianca na masaya siya sa kanyang personal life. And that's it for our Sunday Chikahan. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong weekend mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina Bongkuso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinapataktahan. Walang kasinungalingan, servisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.